Ipinanawagan ni Pastor Apollo Siki Buloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa mga opisyal ng gobyerno na huwag paglaruan ang national security ng Pilipinas. Ito'y kasunod ng ginagawang panggigipit ng mga makakaliwang kongresista sa confidential funds ng Vice Presidente ng bansa. Ayon kay Pastor Apollo, malaking aral ang nangyayari ngayong sigalot sa gitnang silangan sa pagitan ng teroristang grupo na Hamas at Israel. Malakian niya ang intelligence ng Israel, ngunit nalustan ito ng grupong Hamas dahil na rin abala ang gobyerno nito sa pamumulitika at pagkakahati ng bansa. Kaya binabalaan ko kayo, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, malaking lesson ang nangyari nito sa Middle East. Ganyan ang kapapalooban natin pag pinabayaan natin ang mga internal na mga pangyayari nito. Yung external na yan, yung West Philippine Sea na yan, mahalaga din yan. Pero kaya bang lusubin tayo ng China rito? No. Hindi. Hindi gagawin ng China yon. I am assuring you. Yes. Hindi mangyayari yon. Yan lang, ganyan. Sa ating ganyan. Mga bangka, mga isda, mga bato. Oh. Pero itong sa loob, ito ang pinakadelikado. Nandyan ang mga ISIS. Nagre-regroup na naman doon sa Marawi. Mm-hmm. Hindi pa sila tapos. O lalakas na naman ang loob nila sa nangyaring ito sa Israel. Oh, ngayon, kung wala tayong enough intelligence fund, pinutol natin, tapos nahahack ang ating mga ahensya, PhilHealth nahack, NICA nahack, at iba pa dyan. Alam nilang lahat ang galaw ng gobyerno. National security issue to. Huwag ninyong paglaruan ang national security. Huwag paglaruan ninyo mga politiko. Mabala ito sa atin. Malaking lesson ang nangyaring ito. Ayon pa sa buting pastor, walang ganitong pamumulitika sa panahon noon ni dating Pangulong Duterte, lalo na at nakataya ang kapayapaan ng bansa. Nangangahulugan ani Pastor Apollo na ang pamumulitikang ito ay plano ng makakaliwang grupo na ibagsak ang gobyerno. Sa panahon ng ating Pangulong Duterte, walang pamumulitikang tulad ng nangyayari ngayon na pinababayaan itong makabayang black na pumasok at magkaroon ng boses at harangin ang confidential fund, lalong-lalo na ng pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa, si VP Sara Duterte. Ngayon, ginagawa pa siyang masama, ginagawa pa siyang kurakot, ginagawa pa siyang magnanakaw. Ano ang ibig sabihin nito? Pinahihina ang ating gobyerno para mayroong agendang ito'y i-infiltrate at ito'y ibagsak talaga ng mga makakaliwa. Isa rin sa magandang naidulot ng confidential funds ay napigilan noon ang pagpasok ng ISIS Maute Group sa Davao City. Bago umano noon umabot sa Marawi ang teroristang grupo, ay una na nitong plinano na gawing paralisado ang Davao City, kontrolin ang paliparan at doon maghasik ng karahasan. Pero napigilan ito sa pamamagitan ng intel funds ni dating Pangulong Duterte. Yung nangyari sa Marawi City, kung walang intelligence pa na totoo yun, ang ating Pangulong Duterte, walang tigil yan sa intelligence fund niya. Ang unang plan A ng mga ISIS ng Marawi, ang kanilang plan A talagang Davao City. Correct. Napigilan yun na dahil sa malawakang intelligence ng ating Pangulong Duterte noon. Pangalawa noon ay ang Iligan City. Napigilan din yun ang dahil sa malawakang intelligence. Kaya doon sila nagbuo sa Marawi na kanilang lugar na talagang ayaw muna nilang galawin dahil yun ang kanilang magiging base ng kanilang militanting ISIS at magiging capital ng kanilang caliphate. Pero doon sila sumadlak na lang dahil natagpuan na ang kanilang plano na lusubin unang-una ang Davao City, ang airport, iparalasyado ang mga paaralan katulad ng JMC, i-capture ang mga estudyante tulad ng ginawa nila sa Marawi. Kung walang intelligence pa at walang malawakang intelligence ang ating Pangulong Duterte nung panahon na yon na nagkakaway-away, na tulad ngayon, pamumulitika,
maaring buksak ang Davao City ngayon. Bago tayo mailigtas, maraming kapahamak ang nangyari tulad sa Marawi Seeds. Ang makakaliwang grupo naman ay hindi rin makagalaw noon sa siyudad ng Davao dahil sa intelligence fund noong mayor pa si Vice President Sara Duterte. Ito ay pumigil rin sa pagkaka-infiltrate ng mga ito sa siyudad. Hindi makagalaw ang mga komunistang terorista dito. Hindi makagalaw itong mga MPA terrorist group na ito na sinusuportahan ng mga nasa kongresong tatlong ito. Hindi sila makagalaw dito. Kaya nga nahuhuli, tingnan ninyo yung isang kongresista dyan na nagpapakunwaring kongresista. Nahuli, nag-human trafficking, yes. Pagkatapos nag-inap ng mga bata. Biktima siya ng intelligence fund. Right. Ngayon tinotolerate na naman natin dahil politika. Kaya isang tabi ang politika, this is a national security issue. Kaya naman isa rin sa ipinanawagan ng butihing pastor na huwag hayaan ng makakaliwang grupo na magkaroon ng malakas na boses sa gobyerno. Ito'y dahil pinupolitika nito ang confidential funds na mahalaga para sa national security ng bansa. Pag itong mga grupo makakaliwang ito, tinolerate na tinolerate ninyo tulad ng ginagawa ninyo ngayon, nakikipagkaibigan kayo sa kanila at tinotolerate ninyo may boses sila, you are riding the back of a tiger. Sulat ng ginawa ni Abbas sa Palestinian. Exactly. Pagkatapos ipinahamak sila in the guise na pinoprotektahan nila at bibigyan kalayaan ang mga Palestinian people. Pero ang talagang pakay nila gibain ang Israel at alisin sa mapa ang Israel. Yes. Yun ang talagang pakay nila. Maaari ba yung mangyari kung walang gerang malaki ang mangyayari? Hindi, tulad ng nakikita natin ngayon. Malaking lesson ito sa Pilipinas. Kaya itong mga leftist na to, itong mga makakaliwang mga communist terrorist group na to, pilit nilang pinahihina ang ating bansa sa pamamagitan ng pag-question ng confidential fund. Alam nilang si Sara Duterte, malakas ang kaniyang pagtayo laban sa kanila, lalo na sa pagre-recruit ng ating mga kabataan. Para lumakas na lumakas sila, pa-infiltrate, pagkatapos itong mga politiko natin, nakikipagsabuatan, nakikipagkonsabahan, pagkatapos na-takeover sila, tulad ng nangyari ngayon sa Palestina. Pagkatapos, eto, damay kayo lahat. Hindi umano dapat tumulad ang Pilipinas sa administrasyon ni Mahmoud Abbas ng Palestine na hinayaan ang teroristang Hamas na manatili sa Gaza. Malaking aral umano na hindi magkanlong ng mga terorista. Yung mga Palestinian people, ayaw ng gera yan. Pero sinalatay sila ng Hamas. Ang Hamas katulad ng ISIS yan. Mahina pa yan noon nang pumasok sila sa Gaza. Mahina pa yan. Ngunit lumakas na silang lumakas dahil tinotolerate sila at tinake advantage nila ang nangyayari sa mga Palestinian na sinesecure ng Israel dahil ang Israel takot din na mapasok sila ng mga militante. Tama. Eh napasok na nga. Ngayon, tinolerate ng Abbas administration hanggang sa sila'y lumakas ng lumakas, hanggang sa eleksyon, sila nakakuha na ng simpatya sa buong Gaza population, sila ang ibinoto ngayon. Ayun ang malaking lesson pangalawa na dapat nating tuntunin dito sa ating bansang Pilipinas. Right. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SM9 News.